Hello, good morning mga kahalamans. Pasensya na kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-vlog kasi masyadong busy yung lola nyo. Medyo matagal ko na rin palang hindi na ipakita sa inyo yung itsura ng garden ko. Kasi dati, mga summer, puro mayana yung mga collection ko din sa harap ng bahay ko. Ngayon, papakita ko sa inyo, wala na akong mayana. Naubos din sila ibenta. Ipapakita ko rin sa inyo ngayon yung mga bago kong kinababaliwan, yung bago kong kinakoleksyon. Ayan. Kita nyo ba yung napakagandang bulaklak na yan? Yan, si Efficia Silver Shield. Ayan, mga kahalamams, ang ating mga collection ngayon. Mga Efficia Common and Rare Variety. Papakilala ko sila sa inyo, isa-isa. Gusto ko kasi ipakita sa inyo sila ng ganyan pa lang yung itsura nila kasi may gagawin ako sa kanila eh. Bibilan ko sila ng hanging pot, yung white. Tapos isasabit ko sila dito na lang siguro. Mga kalams, dyan. Sabit ko sila dyan. Yan, sila yung isasabit ko dyan ngayon. Pag nakabili ako ng hanging pot. Ay, ito nga pala. Ito nabili ko kahapon. Rare din to, mga kalamams. Hindi ko lang sure kung ano yung kulay ng bulaklak nito. Yellow or pink. Yan. Pero hindi red ang flower niya. Okay, mag-start muna tayo sa mga common. Ito si Efficia Spring Symphony. Ito yung dahon niya. Para siyang medyo ma-black na may silver sa gitna. Malaki na rin siya kasi mother plant na rin to. Marami na akong nakuha ang baby dito. Para siya nagbablock pero pag nasa arawan siya, pag naarawan siya, pag yung pinaglagyan mo sa kanya, medyo nasa nasisinaga ng araw. Nagkukulay brown siya. Para siyang putla. Pag maliit siya, ganito itsura niya. Ngayon, meron siyang mga parang brown-brown dyan kasi ano yan eh, naarawan yun siya, naispatan ng araw. And ang next natin na common ay ito, si Philippine Girl Efficia or Peel Girl Efficia. Yan, green naman yung dahon niya. Green, may pagka dark green, o ewan, parang may pagka-black din, pero yung dito naman niya sa mga nerve niya, mga lines niya ay green na green. Ayan. Red din ang flower niya. Ayan. Karamihan tayo sa mga Efficia ay red ang flower. Pagka ang Efficia ay hindi na red ang flower, super rare na po yun siguro. Next natin ay itong si Silver Shield na napakalaki ng dahon. Sobrang lusog. Tapos medyo mabalahibo siya. Pero makintab yung dahon niya na may mga black dito at mas malapad yung may silver na kulay niya sa gitna. Mas malapad kumpara dun sa dito kay Pilgrim at kay Spring Symphony. Ayan, si Silver Shield. Ang laki, may Silver Shield. Ito, marami na akong mother plant niyan. Ito. Ayan. Tapos ito pa. Puro mother plant yan sila. Ang mga babies ko niyan, doon nakalagay sa isa kong garden, doon sa kubo. Ang next natin ay itong si Moss Agate. Yan ang aking most agate. Nabenta ko na kasi yung isang mother plant niya. Malaki rin. Sobrang laki. Bali, yung bintana ako, pinuno ko ng
isang hilera na yan, mga puti na yan. Puro yan moss agave. Ang ganda ng flower niya. Diba? Ito namang si moss agate. Green lang siya. Pero may mga silver-silver yung guhit ng dahon niya. Common lang din to siya, mga kalamans. Kaya yan ang ilagay ko dyan ngayon kasi magpapasko. Kasi yung kulay niya, kulay green. Tapos yung flower niya, red. Diba? Perfect pang Christmas. Ang pa ko dito, isang naliligaw na pilgaw na sobrang laki rin. Bala ko yan sila talaga bilang white pot, hanging pot. Ito, meron pala ako isa ditong super lago na spring symphony. Yung una-una ko pinakita, spring symphony. Ayan siya. Ito kasi naarawan to, kaya medyo brown yung dahon niya. Di kagaya dito sa una kong pinakita na ayan, itim na itim siya. Next tayo, siguro rare na tayo sa rare na, kasi parang tatlo lang yung common ko. Start tayo dito kay Choco Brown Soldier. Ayan, tignan nyo si Choco Brown. Ang ganda ni Choco Brown. Para siyang chocolate na may halong strawberry. Ayan. Nag-iitim-itim yung dahon niya na may mga pink. Ang sarap hawakan ng ano niya, mga kalams. Talagang nakakapamo yung mga itim-itim na yan. Nakakapamo siya. Tapos meron siya mga balahibo na maliliit. Malapad na rin ang dahon nito. Tapos wala pa ako nakukuha ang baby dito. Pero mother plant na siya. Meron siya mga lumalabas na baby ng konti. Gaya nito. Yan. Yan ang mga baby niya. Ginagawa ko pala, ano, mga kalamans, para makapagpadami ng mga ganitong variety. Yung mga baby niya, instead na ipalaylayin, kagaya nito, nakalaylay siya. Ang gagawin natin ito is, ididikit natin siya sa lupa. Yan, ididikit natin siya dyan sa lupa. Hanggang mga 1 week lang yan, mapapansin nyo, yung kanyang dito sa ilalim, dito is magkakaroon na ng mga maliliit na ugat. And then, pag may ganun na, pwede na natin siya ditong ikat at erepat na natin para makapagparami. Yan, ganun po magparami ng episya. Kagaya nito, ito kasi yung lagi kong pinaka, balik tayo kay Pill Girl muna. Ito yung pinaka masipag kong episya na magbigay ng babies. Nakailang harvest na ako ng babies dito. Ayun, kung mapapansin yung dami ng babies. Mga, ayan, yung mga lawit, dinikit ko dyan. Ngayon, pag tinignan natin yan, may mga konting ugat na yan. Hindi masyado makita yan. Ito, dinikit ko lang din to dito. Ito, itong isa. Yan. Ayan, dinikit ko siya sa lupa. Diba? May mga ugat na siya. Ayan, pero hindi ko pa yan ire-repat kasi kulang pa, maliliit pa. Pag medyo malalaki na yung ugat. Ayan, ganyan. Dinidikit lang siya dyan sa lupa. Ayan, yung mga baby. Ito, hindi ko na muna ito nirepat kasi gusto ko para medyo siksik sila. Itong baby niya na to dati, hindi ko tinanggal. Pinalaki ko. Para yan, para marami siya tignan. Ito naman, lumaki lang siya ng ganito. Hindi ko alam, parang sa ulan siguro. Tapos yung mga baby niyan lumalabas, lumiliit na. Yan, kagaya nito, mga kalamans, idikit na natin to sa lupa. Pero parang wala na siya pagdidikitan dahil sa sobrang laki ng mother. Wala nang space. Yan, ilapag lang natin siya dyan sa lupa. Para mag-ugat siya. And then, pag may ugat na, ikakat na lang natin at ire-repat natin. Pwede, meron na tayong pambenta or makakapadami na tayo ng ganyang variety. Balik tayo dito kay Choco Brown. Ayan din. Ganyan na siya kalaki. Dito medyo naarawan to dito pero hindi siya nagbago ng itsura.
Araw na dito kasi bumalik na dito yung sinag ng araw. Dati kasi hindi dito yung sisinagan. Next tayo kay... Sino ba ito? Si Shimmering Silver. Shimmering Silver kasi mukha siyang kulay silver. Pero sa lahat ng ipisya ko, ito yung pinakamabalahibo. Siya yung pinakamabalahibo. Ayan, ang ganda ng kulay nito. Ayan, ito mga apat na siguro or lima na ibigay sa akin na baby. Tapos meron pa siyang ganito dito na palabas. Pero maiksi pa kaya hindi pa natin siya maidikit sa lupa. Ayan, red din ang flower niyan mga kahalaman, is red. Ito pala ang baby niya na isang nairepat ko, lumalaki na. Ayan. Pwede na yan siyang ibenta ng 80 to 100 kasi rare. Pero pag mga common, mga 50 to 70 lang. Next tayo kay... Ito kay Malayan Gem. Pink na pink yung dahon niya. Sa gitna. Ito dito. Pink na pink. Tapos mga dito niya, black. Ito ay medyo malutong ang dahon nito. Medyo malutong siya. Parang konting amno mo lang ay mapuputol talaga. Magaspang din siya. Yung dahon niya, nakakapamo yung mga ano-ano niya. Pero walang balahibo. Pero parang meron din konti. Yung mga ganun. Yan. Ito marami na rin naibigay sa akin. Baby, manibigay ko na rin tatlo. Tapos meron na naman siya ditong bago. Ito isa pa niyang baby. Galing din sa kanya niya. Magiging mother plant na din siya. Yan. Hindi ko alam nito bakit pa ganyan yung ano niya. Pag ganyan parang pa ano, parang pamangkok yung ilal yung ano niya, tubo ng dahon. Nakakatakot siya hawakan kasi ang lutong. Ganda ng kulay niya. Yan, kagaya niya. Dinikit ko yan dyan, pero konti pa lang yung ugat niya. Yan, kaya hindi pa siya pwedeng i-repot. Next tayo dito sa taas. Kay Mala, Lemonade. Ito si Lemonade. Ito yung una kong nabili ng 50 pesos yung kaibigan ko. Ito yung kanina pinakita ko sa inyo na binili ko kahapon. Hindi ko ano kung ano pa ang tunay niyang kulay ng bulaklak. Bali, ito yun. Yun yung binili. Pag lumaki siya. Ganito ang itsura niya. Parang medyo hawig siya ng ito, Mosa Agate. Pero hindi malayo kasi ito, malaki yung silver niya sa gitna. Tapos konti lang yung green niya sa gilid. Yan, nabili ko yan ng 100. Bali, 3 puno yan. Yan, ire-repot ko siya. Tapos binigyan nila ako ng free. Dito ko muna nilagay yung free. Ayan. Bibilan ko yan. Sila ng mga pot na ano. Ayan, si Lemon A. Yan yung mga bago kong nabili na rare. Wala pa akong na-re-repot dyan kasi maliliit pa sila. And ito yung isa. Si dito naman tayo kay Strawberry Mist. Ito talaga, mga kahalams. Ayan, tingnan mo, pansin mo. Pink talaga lahat yung dahon niya. Ito ay hindi ko rin alam pa kung anong kulay ng bulaklak mo. Bali, update na lang kayo. Ito ang bili ko dito. Sobrang swerte ko kasi nabili ko siya ng 50 pesos lang sa isang kaibigan. Na napakarami ng collection ng ipisya. Dalawa silang nabili ko nun. Sabay ko silang binili. Ito yung isa. Ito si Moonlight. Yan si Moonlight Ipisha. Ito naman nagsisilver to. Buong ano niya pag lumaki. Silver lang. Pero may konti siyang, hindi ko maintindihan kung purple ba yan or pink sa mga gilid niya. Ito daw ay red din daw ang bulaklak nito. Ito mga to ang mga rare. Kasi wala pang masyadong mga ganyan ngayon na naglalabasan. Ito. Isa yan sila sa mga rare. Si Moonlight Ipisha. And meron pa akong nabili na hindi pa dyan nakasabit pero rare din. Dalawa. Bali, nauna lang yun sila kay... Nauna lang sila kay Lemonade. Nung isang araw.
andito ko muna tinago kasi hindi ko pa nga sila narepat. Ito si Tropical Topaz. Ayan. Sobrang cute. Bali, pinagbilihan ko nito. Nitong pink, tsaka nung moonlight, iisang tao lang. Sa kanya ko rin binili ko. Ang Tropical Topaz. Kung pansin nyo, parang pareho rin siya. Kahawig din siya nung moss agate. Yung green dun sa taas ng bintana ko. Pero hindi sila magkapareho, mga kalams. Kasi, kung pansin nyo, ito ay purong green lang, makintab. Wala siyang mga silver-silver dito sa guhit niya. Bali, ito ay dilaw daw ang dahon. Ah, dahon. Hindi pa, te. Tulog pa. Dilaw ang bulaklak nito. Ayan, dilaw ang bulaklak niya. At andito pa. Isa. Si, ah, ano, sino ba to? Ah, Lady Safari. Ito si Lady Safari. Lady Safari yan. Isa sa mga pinaka-rare din na ipisya. Hindi siya masyadong makita. No? Itim yung dahon niya sa gilid na may silver sa gitna. And then, may pagka-pink-pink ng konti. Hindi pa masyadong makita yung ganda niya kasi yan, maliit pa siya, baby pa. Yan mga kalams. Yan yung mga rare na nakuha ko lang ng mura, 50 pesos lang. Bali, apat na rare na yung nabili ko na 50 pesos lang. Ngayon, papakita ko na sa inyo ang aking garden. Na ito pala, nalaglag kasi yung pinaglagyan nito kanina. Kaya yan, ayusin ko pa yun. Meron pa akong isa pang semi-rare lang siya. Pink naman yung bulaklak. Yun yung nalaglag kanina. Papakita ko naman dito sa screen yung talagang itsura niya. Kasi yung akin eh, ang pangit na. Ayan mga kahalamam, so yung aking ano, burning of fire ember, nalaglag kanina to. Kaya naputol yung malaking-malaking niya dito. Malaki na rin ang mga dahon yan, malalapad na din. Para siyang ano, malambot ang dahon nito. Ito yung pinakamalambot sa lahat ng ipisya ko. Yan, ganyan yung tsura niya. Light brown na may konting green or nag-green yung kung masyado maano yung kulay niya. Basta yan, ganyan siya. Kulay pink ang ano nito mga kahalamams. Ang bulaklak. Napakaganda nito pagka ano, pakita ko sa inyo ang talagang itsura niya kapag malago na siya. Pakita ko sa screen. Ayan, and ngayon papakita ko ng aking garden na dati ay puno ng mayana. Ngayon ay iba na ang mga nakatanim. Ito yung anong puno dito na iwan ko ano ba yan. Yan, puro mga hanging plant. Hanging plants ang nakalagay dyan. Yan, mga hanging plants. Mga hanging plants. Ito, hindi to siya hanging pero wala kasi mapaglagyan. Binili ko rin yan bago lang, isang araw lang. Hindi ko pa siya naayos. I-re-repat ko pa kasi siksikan na siya. Yan. Tapos andito yung iba. Eto may ano pa pala ako. May mga konting mayana pa ako natitira. Pali mga ganyan na lang. So, ito nga pala. Tignan nyo. Napakaganda ng bulaklak niya, no? Si Forget Me Not. Ang ganda ng bulaklak pero yung pangalan niya parang ang pangit. Forget Me Not. Ayan, purple na purple. And meron pa dito isa pang purple, si Blue Ternate. Ayan, ganda ng bulaklak niya, di ba? Ganda. At ayan na ngayon ang itsura ng aking garden. Bali, nabenta ko na yung iba. Kagaya nito, nabenta ko nitong malago na punong-puno ng bulaklak. At yung butter daisy ko, hindi nyo na nakita. Sa screen ko na lang papakita sa inyo kung anong itsura ng aking butter daisy. Ayan. Mga namumulaklak na yan, karamihan dyan mga kalams. Ito, violet din bulaklak nito. Si Chinese violet.
Ito naman, pula ang bulaklak pero wala pa siyang bulaklak sa ngayon. At tignan nyo naman ang aking kalachuchi nag-bloom. Ang dalawa yan sila. Sa aking rose. Yan, wala nang mayana dyan mga kahalamams, diba? Ito pala ang aking sampagita. Ibinta mo rin yan? Sampagita? Yan, ito yung kulay dilaw na ito, oh, isang araw lang. Ito rin? Isang araw lang kung mamulaklak. Yan. Ganda rin ang bulaklak nito mga kalamans kasi dilaw. Ang dilaw na dilaw siya. Mamaya lang 11 or 12. Wala nang bulaklak yan. Lalaglag na yan. Ito din, napakaganda din ang bulaklak nito mga kalamams. Nalaglag na kasi yung unang-unang bumuka. Ito dito. Pakita ko rin na lang sa inyo sa screen. Kung ano, tsura ng bulaklak niya. Napakaganda din. Yan ay mga gumamela. Ito pa, isa pang variety ng gumamela. Hindi ko alam anong kulay nito. Naantay ko din mag-bloom. At ito pa, isa pang gumamela din. Mga rare yung mga gumamela kasi ayokong common-common lang. And tingnan nyo ang aking pandakaki na nagmamaganda. Malago na siya. Ayan. Bali, nilagyan ko siya ng ano sa ilalim. Ganyan. Graba na yung lalo ko. Wala kasi yung ano, pebbles eh. Para hindi na siya tumaas mga kalamams. Yan yung purpose. Ayan. Diba? Dalawa yan sila. Ito yung isa. Naka-white pot yung isa. And, ayan. Yung iba kong mga halaman. Nandyan. Yan na yung mga alaga ko ngayon. Wala na akong mayana. Yan. Ito matamlay pa kasi karerepat ko lang kahapon. Pinaghiwalay ko sila. And ayan yung nasa pintuan ko. Dalawang ganyan magkabila. Yan. Ayan na ngayon ang itsura ng aking garden sa harapan ng bahay. Wala nang mayana. Wala nang mayana. Mga iba't ibang klaseng halaman ngayon ito. Kasi yung mayana, naubos ko ng benta. Yung mga na-addict sa mayana, binili nila lahat ang mga mayana ko. Ito yung aking picara. Wala na rin yung mother plant niyan. Nabenta na ito si Honey Sweet na napaka-sweet din ang kulay ng kanyang bulaklak. Napaka-ganda. Ito ang isa pa niyang kulay. Peach na may puti. Parang hybrid na to eh. Parang hybrid na siya eh. Naarawan kasi sila dyan kaya may puti-puti yung dahon nila. Pero pag hindi sila naarawan, ganda ng bulaklak niya. And ang aking mga Syngonium collection. Tignan nyo to, gandang-ganda talaga ako sa Syngonium na to. Pati itong Moonlight Syngonium din. Ang ganda ng puting puti yung dahon niya. And ito ang aking Neon Pink Robusta. Meron siyang bagong pa-unfurl na dahon. Ito siya masyadong pink kasi ano, maliit pa siya. Ito yung ilalim niya, tignan niya. Green, kaya siya tinawag na Neon Pink Robusta. Ito Syngonium din to, pero nakalimutan ko yung ano niya. ID. Ito, hindi siya Syngonium, pero nagagandaan din ako kasi wala pa akong ganyan. Yan, hanggang dito na lang mga kalamams. Yan lang ang laman ng vlog na to. And thank you sa panonood. Keep watching lang po. Forget to subscribe. Subscribe, share, like, and comment. See you next vlog.